kailangan bibili ka pa ng pampalaman ng inyong mga tinapay. Dahil sa totoo lang, madali lang gawin yan. Ituturo ko sa inyo kung paano gawin yan sa inyong mga bahay-bahay. Yes, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gawin ang jam. Kahit anong klaseng prutas, pwedeng gawing jam. Dito may nektarine ako at apple. Dahil season ngayon, mura ito. Kaya flexible. Kung anong mura, doon tayo. Alisan lang natin ang buto. By the way, akala ko dati ito is peach, pero hindi pala kapamilya ng peach. Yung peaches, medyo magaspang. Ito naman makinis. Ito ang gusto ko. Peach ako ng peach, pero hindi pala kapamilya pala siya. By the way, kung gusto nyo itong balatan, ayaw nyo ng balat, pwede. Kung gusto nyo may balat, pwede. Pero yung buto, hindi talaga pwede. Yan, titimbangin natin, pero ipapakita ko lang sa inyo. Yung isang kilo, sa final, ilan ba ang grams na nalilikom natin pagkatapos nating balatan at linisan. Itong pagtitimbang talaga, wala naman itong kinalaman sa pagja-jam natin ngayon. Pero, take note, pinapakita ko lang sa inyo, dahil may mga measurement talaga na kailangan 1:1 or 1:2. Pero ito ngayon, wala po kasi matamis na matamis yung ano natin. Prutas natin, isang cup lang po ang ihahalo ko na sugar. At naglagay na rin ako ng isang kutsarang lemon juice para pambalansi sa ating acid. Pagkatapos niyan, isa lang na natin sa mahim ng apoy lang or katamtaman medium heat. Tapos, mapapansin nyo, magtutubig po yan, magkakatas yung sugar, yung basta magkakatas yan, hindi ko yan hinahaluan ng tubig. Unti-unti siyang magkakatas. Tapos, continue lang yung paghalo natin hanggat sa magiging malambot na siya. And of course, kung gusto nyong i-blend this point, pwede po nyong i-blender para smooth na smooth talaga kasi iba-iba tayo ng gusto. Sa akin, minamash ko lang siya kasi gusto ko yung may manguya-nguya, may konting bits. Tapos, matutuyo po yan. Maglagay lang tayo ng paunti-unting tubig. Eventually, ang tubig ay mag-evaporate po yan. Ang maiiwan dyan yung puro pang ano lang talaga katas ng ating prutas. Tapos, maglagay tayo ng konting vanilla kung gusto. Pero pag hindi, gusto talaga yung aroma ng prutas natin, pwede na po yun. Malalaman po natin na ready na po yung jam natin sa pamamagitan ng pagtitest sa plato or sa tubig. Ngayon, ang gagamitin natin is plato. Pag hindi po yan nagda-drop, hindi yan nahuhulog, ibig sabihin okay na po yan. Pag masyado kasing tuyong-tuyo yung jam natin bago natin alisin sa apoy, ang mangyayari niyan, too much dry po ang kinalabasan. Pagkatapos palamigin, binuti ko na po, yes, gandahan natin ang ating packaging kasi dagdag ganda yan sa ating mga produkto and of course, itatry natin. Ganyan talaga tayo. Test, taste. Oh, di ba? Kayo na ang magko-correct niyan. Basta masarap po ang ating jam. Walang katulad. Ang tamis na para siyang lime na. Ang likos masyadong maliskar. Basta tama yung tamis. Tapos may konting na asim. Sarap. Oh, di ba? Napakanta pa ako sa sarap. Munti ko na nga nakalimutan ang pangalan ko. Char! Basta huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Follow for more! Basta laging tandaan, walang imposible sa taong madiskarte. Magnegosyo na tayo! God bless everyone! Bye!